10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 'Right. So we are back and it's Execration versus The Prime. Nakita natin kanina kung paano talunin ng The Prime NND from Indonesia, yung Geek Fam. And that alone, napakalaking upset na yun para sa tournament na to. Ngayon, makikita natin na, teka lang, ipapakita ko sa iyo yung scoreboard. Ngayon, yung The Prime NND na yan, ay diyan. Wait. Mali. Change ko, wait lang. So, I'ma change that to this. Day 2. Ayan. So, ayan ah. Yung The Prime NND, 4-1. Right now, 4-1 na sila. So, may 4 wins sila tulad ng TNC. And then, ganun din yung Fnatic. So, guys, tingnan nyo naman. So, nasa top 3 yung The Prime. And then, if they manage to beat Execration dito sa best of 2 nila, or kahit makaisa lang sa Execration, malay mo, di ba? Upset na naman ulit yun. So, dapat patunayan dito ng EXE na sila yung the better team in this tournament, coming into this tournament. Siguro sabi na lang natin, top 3 team dito sa tournament na to. So, right now, Clutch Gamers, 0-6 sila. So ito, makikita natin ang The Prime. Bagong strat na naman yata to. Sand King, Lifestealer, Rubik, and for Exe, Leshrac, Nyx Assassin, and Tidehunter. Siguro malaki-laki yung time ng Exe na ma-study yung galaw netong The Prime. Alam nila, Sand King yung focal point dito. Napakalaki nung contribution ng Sand King sa laban nila against Clutch Gamers kanina. Kung hindi dahil sa Sand King, yung mga epicenter niya na pasok sa banga, siguro Clutch Gamers mananalo in a close game, di ba? Kaya dito magkakaalaman, Execration, boy, Venomancer. So parang mala TNC rin to, ha? Venomancer ni Sam H, nag-Sam H Venomancer sila, nag-Raven Venomancer din sila, mga sir. So next, Tidehunter, Venomancer, Leshrac. And then the Prime, Sand King, Lifestealer, and Rubik. So sa mga naghahanap ng TNC versus Clutch Gamers, nasa Kuya Nick WXE. Speaking of Kuya Nick, nandito si Kuya Nick. Ayan, nandun si Kuya Nick. So ibig sabihin yung magkakas nun, si Calbs and si BYB. Ayan, magkakas nun. Yun, shoutout nga dyan. Alo! Yun! Diyos ko. Bibidahan kayo? Natalo ng The Prime yung Geek Pump 2-0. Malakas nga yan, The Prime. Malakas nga sa In Your Dream eh. In Your Dream nga. Buhat na buhat. Siyempre, hindi mo naman nakikita yung kadalasan eh. So, talaga ganun, no? So, yun. Shoutout nga pala dyan kay Alo. So, kung if you gusto nyo makita, if you want to watch WXC Plus, nandun sila. Nasa Bida-Bida. Ano ba pag-aawayan nila sa Bida-Bida? I think, ito ha. May pag-aawayan sila sa Bida-Bida eh. Kasi last time, di ba, parang Spartan o Islander yung pinag-aawayan nila or pinag-debatihan nila. Ngayon, eto, Adobo versus Sinigang, Zumba versus Yoga, and Cream O versus Oreo. Ayan, Cream O versus Oreo, mga sir. So, yun yung paglalabanan nilang dalawa. Pero, shoutout nga pala dyan, Albrica Cabiles. Ano? Albrica J.
kabilis. Hindi ko ma-pronounce maayos, pero yun na. Alam ko, salamat nga pala sa mga nag-stay kahit na naglalaro yung TNC ngayon, ha. Either siguro sa inyo, most sa mga nanonood dito, Albrecht J. Kabilis. Ah, okay. Albrecht pala. Sorry. So, yun. So, siguro 50% or 25% sa inyo nanonood via multi-Twitch. Kaya maraming salamat. Kahit siguro di nyo ko marinig. Nasa Bahrain. Ayun, si Ola Papi Kabilis. Yan. Hello. So, yun. Ano kaya magiging final ban dito ng The Prime? Binan nila dito yung Nando na Razor, binan nila dito yung Tiny ni Carl, binan nila yung Tinker ni Carl, yung Omni, and then Naga Siren. Hindi, para sa side ng X eh. Faceless Void, Death Prophet, Tuskar, Batrider, and Viper. Final pick, nasa The Prime. They still need the hero for In Your Dream. Offlane Sand King sila mga sir. So, Nafari Sand King to. Nafari Sand King. 5 seconds remaining. Anong link nung bida-bida? WXC Plus. twitch.tv/WXC Plus. So, Kungka, yung magiging last pick dito ng The Prime, In Your Dream Kungka yata to mga sir. Pero, madali lang silang ikite. Mili, apat na mili heroes para sa side ng The Prime. Pwede silang mag-Medusa. Kung heavy kite lang naman yung plano nila dito. Kung support, Leshrac? Or Coreless Rock. Pwede kasi yun eh. Ginagamit na kasi either support or core yung Less Rock. May Venomancer din yung X eh. I don't think Medusa, Pangkite, Phantom Lancer ni Nando, pwede rin. Pero hindi kasi may Veno kasi eh. Pwede kasi gawing core or offlane to eh. Pero eto. Ayun, DK! So, manapakalayo. Pero Nando Venomancer. So, support Leshrac sila mga sir. Grimms Leshrac. And next assassin, Kimo. Dragonite Carl. So, magandang laban to. The Prime versus Execration. Best of 2. So, Kel'Thuzad Lifestealer. Yun nga, In Your Dream Kungka. Kahapon, ginamit nila to against Clutch. At nanalo sila ng Game 2 nila against Clutch. Divine Rapier, Daedalus. Plano niya pa sana yun eh. Double Daedalus tapos Divine Rapier. Pero, nag-Divine na lang siya. Hindi na siya bumili ng isa pang Daedalus. Kumbaga, one Daedalus lang yung Divine. Sapat na daw. Sobrang sakit tong Cleave. Yung splash. California has fallen. Grabe naman to, In Your Dream. Pero eto na nga mga sir, so change natin. Oops, wait. Mali. In-game. Ayun. So walang pause. So rekta na to. Pakilalagad natin ang heroes natin for both teams. Para sa side ng The Prime, we got Varish sa kanyang Bounty Hunter. Kung ka naman dito ni In Your Dream. Rubik ni Panda Yo, Kel'Thuzad Lifestealer, and Nafari Sand King. Siya yung nag-offlane na Faceless Void kanina. And para naman sa side ng Exe, Kimo Nyx Assassin, Nando Venomancer, Carl DK, Vantide Hunter, and Grimms naman sa kanyang Leshrac. Kimo. Plant na agad sila dito ng ward. Kitang-kita dyan, no? Pag bumaba dito yung Lifestealer, makikita siya dyan. 30 seconds to battle. Uy.
Wink. Tatago ulit. Tago ulit. Ay, naku po. Wala-wala pang kinuha. Bro Panda. Sabi dito ni Kel2Zard. Not Boss Panda, Bro Panda. Ah, sabi ni Grimms, Boss Panda. Boss Panda. Pala, paikot-ikot na sila dito. Nagtutod pa yung Life Stealer, oh. Yan tuloy. Hinataw tuloy ng isang beses ni Van. Habang si Varys naman, tatago na lang muna. Anong oras laro ng TNC ngayon na? Ngayon na yun. Draft na kanina. Before pa mag-start itong Exe versus The Prime, draft na yung TNC at Clutch. So, nasa KuyaNickWXC. Twitch.tv/KuyaNickWXC. Double stream kami. Pero ito, huling best of 2 na to. Dito sa Womex Combo. So, pag nanalo pa ng 2-0 yung TNC against Clutch, napalaki ng, napakalaking improvement nun. Aangat sila. 5, maging 6-0. Yan na pari. Diyos ko na, Impale, Venomous Gale, plus yung Split Earth na pari, Barrow Strikeout, plus TP agad. Wala na silang pang-cancel ng TP. And na pari, grabe namang grabe naman yung binigay doon ng X eh. So magta-try lane sila dito, giving enough space para kay Nando, abang si Varys naman, surveillance camera lang muna, abang dito sa may mid lane, In Your Dream and Carl, hindi pa naman binibisita dito ng mga supports, and Panda Yo and Kel2Zard up against Van. Varys, ko yung nahabol ni Grimms, pero may cloak yan eh. May shadow walk. Yan doon, umabot yung impale. And yung earth splitter. Split earth, tago-tago. Oopsie, wala silang ward eh. Wala silang sentry. www.twitch.tv/KuyaNickWXC. Yun yung TNC versus Clutch mga sir. And if matagal na kayo nanonood, ayun. Doon yung makikita yun. BYB Calbs yata yun eh. Yung nagkakas nun. Ito, Kel2Zard. Pero walang, hindi siya dinozone out ni Panda. Si Panda nagpupull ng creep wave para mapunta sa kanila yung creep equilibrium. Nafari naman sa may top lane. Makikita natin dito yung Sun King 2-1. At Kimo, Impale, doon kay Rubik, Van naman, Gash. I mean, Anchor Smash pala, wala pa siyang Gash. Anchor Smash pa lang pala. Varys naman, tinulungan na dito si In Your Dream sa may gitna against Carl. Pero kulang din sila sa damage niyan eh. Hindi naman ganun kalaki yung damage na pwedeng ibato dito ng Gundar. Kumbaga, track lang talaga. Track lang at yung crit siguro. Galit si Nightbot sa mga links, Sir Albrecht. Okay. Ayan na. Odo, Varys, nira-right click si Van dito. Pero kulang talaga sila sa damage eh. They're gonna need more than that para ma-burst down dito si Van. Habang si Kimu naman, nandyan na rin sa may gilid. Iniwan niya na dun si Nando sa may taas. So si Grimms na lang at si Nando. On the top lane, Van, walang may lift. Hindi umabot yung lift, pero yung impale hindi rin umabot. Kel2Zard with the open woods rage. Binato na rin dito mga kaibigan. Yung lift. Naku po, Van, delikado ka boy. Isang ngat-ngat, very good na lang dyan. And Van will fall. First blood, masisecure pa dito. Ng The Prime. Lagay mo ng space. Kung gusto mo mag-post ng link, yung wag mo, di ba, dot, lagay mo ng space. In Your Dream dito sa may mid lane, napagamit na agad ng salve dito yung DK, pero makakakuha siya ng illusion rune dyan. Last hits and denies, pinapala dito ng kaunti yung exe. 25-17 si Nando, Carl naman 22-4. 21-6 dito yung Kungka, plus yung Life Stealer 20-5. Mina mana burn, rekta mana burn ang ginagawa dito ni Kumo, pero ayan na naman si Kel2Zard. No mana for Impale.
varish, mag-iinis. Surveillance camera naman, no, alam na naman eh. Kitang-kita na nila dyan. Lagi na lang eh. Ano yung gagawin dito muna ng Gondar? Right. Top lane. Ang katirin nito eh, pag yung Gale, ang katinong Gale eh. Venomous Gale eh. Napaalis yata dun si Grimms. Oh, he will help a brother out dito sa may mid lane. Carl, dropping below 50% health. Hindi siya pwedeng magmatapang dito. Torrent. Ay, walang Torrent. Hindi niya bibigyan ng Torrent si Carl. Well, Kimo, kitang-kita ni Varish. Kaya ingat ka dyan, boy. Baka isang impale ka lang. Torrent binato. Ayan na nga po. Takbo-takbo muna, Kimo. The chase down is real. Pero Kimo, mabubuhay pa. Impale, tatamaan dito si Kungka. Habang si Carl naman, wala pang stun. Split Earth, Split Earth. X-mark the spot. Ghost Ship. Tatama kay Carl. And the Torrent will connect as well. 2-0 agad tayo dito. The Prime with an early lead. Nahihirapan yata yung exit. Pero pakita na natin. Wait. Net worth, obviously. Kiltuzard on the bottom lane. 1-0 eh. Naka-1-0 din. So, grabe yung Banzuzonot ginagawa niya dito kay Van. Kitang-kita natin si Van. Panglima sa ating net worth. Habang nakikipag-agawa naman sa first place, si Nando kay Kungka at dun kay Kel'Thuzad. Kungka na naman. Increase damage pala to. Kaya na. Bigit mo. Sakit. Boy. Dragonite may dragon form na pero papunta na naman dito sa may top lane. Nando. Mabibigyan. Thunder mo dito ni Grimms. Kitang-kita siya ni Varish. Oopsie. Huwag na daw. Dinalay tutuloy. Kasi sobrang lalim na rin sa tower eh. Rage in. Open wounds kay Van. Uy, takbo Van. Sobrang kunat niya nung crack. Sobrang kunat tong Kraken Shell. Hindi siya kaya burst down dito ni Kel'Thuzad. Pero naglalag yata tayo mga sir ha. Sa, oops, Grimms. Sa may top lane. Walang shuriken toss. No mana for shuriken toss. He's going after Grimms. Thunder. Lightning storm kay Varish. But he will live. Medyo lag yung Dota. Yung Dota mismo yung lag mga sir. Nagsa-stop dance yung Dota sa akin. Hindi yung stream. Kasi nagsistream din yung WXC Plus sa baba. Kaya yun siguro. Double damage rune kay In Your Dream. Walang lift. Ayan na yung lift. And now, Torrent Ghost Ship. Tatama pa dito kay DK. Pamatay ka ba DK? Varish with a right click. Habol-habol. And now, Fade Bolt lang ni Panda Yo. Grabe si Panda Yo eh. MVP na yan ha. MVP na nung game 2. Nung The Prime versus Geek Farm. MVP na yun. Napare naman dito. TP out. Wala silang pang-ansel. Uuwi na lang muna yung Sun King. Kukuha ng Tranquil Boots. Sulit na sulit yung double damage rune ng Kungka eh. Napatay pa nila si Carl. Si Carl na walang malay. Dalawang beses nang nakuha dito sa may mid lane. Ipiping sila dun. Sa may shrine area. Rubik. Level 3 na bounty hunter. Level 1 dito. Yung shuriken toss. Venomous Gale. Sakit din. Kati din ng Orb of Venom eh. Kala mo ikaw lang. Pero Kel'Thuzad. Ginagawa na naman dito si Van. May Ravage dito yung Tidehunter. Kel'Thuzad naman may Infest Bomb. Pwede niyang sakyan eh. Pwede niyang sakyan yung Gondar eh. Sa Infest Bomb eh. Pwede rin yung Sand King. Blink Epicenter. Then Infest Bomb. Damage 150. Nafari. Nasa top lane. May Epicenter na pero wala pang Blink Dagger. Now TP is coming in onto the mid lane. Rubik naman yung pinapag-leech nila dito ng XP. Kailangan niya rin to eh. Yan.
Para pag nag-level 6 ngayon, napaka-game changer. Maagaw niya lang yung makagaw niya lang yung Ravage. Kumagaw niya lang yung Ravage, basic na basic. Game changer yun pag naagaw niya yung Ravage. Kiting sila dito sa may mid lane. Ayo ang magiging plano nila. The smoke in your dream and Panda Yo. Papalaga nila itong nasa may top lane. DK may dragon form. Nakita agad nila dito si Nando. Dragon form, kinumit na rin dito ni Carl mga kaibigan. Torrent, tatama dun sa Dragonite. Impale, tinamaan pa yung Sand King. Mana burn pa more, pero may wala pang epicenter yan. May gagawin dito ni Nafari. Lahat sila nakatambay, nakantabay na lang oh. Torrent, di magkoconnect, sobrang layo. So 4v4 tayo dito sa may top lane. Naiikot yung iikot. Barrow strike. TP. Ayan na yung ghost ship mga kaibigan. Tatamaan dito. Si Kimo. Both of na, si shot si Nando mamamatay. Both of them will be taken out. Pero the chase down. Grimms yung susunod. Open wounds by Kel'Thuzad. Split Earth. Hindi tatalab yung Ravage. Wala siyang mana po Ravage. Barrow strike. Pwedeng iba to dito ng Sun King. Pero sobrang bilis na takbo dito nung Leshrac. Barrow strike won't connect. Now impale ni Kimo and the Earth Splitter. Split Earth dito mga kaibigan. Patay si Carl. Infest bomb. Nakatago siya dyan oh. Nakatago. In your dream. We'll take down Carl and the post. Lag yata. Lag sila. Yun nga, lag sila. Ayan, lag sila. Sila yung lag. Hindi ako. Tama nga talaga ako eh. Sila eh. Nagsuspike sila mga sir. Pare, nadadama yata ako dito. Nagsuspike din ako eh. Pero haantayin lang muna natin yan. Yan, nag-reconnect na yung Bounty Hunter. Let's G. Oops, Kel'Thuzad, Rage. Uy, tumayo. Saan tumayo dun? Patay. Ayan na nga po. He is out. Baka siguro lag talaga sila. Tumayo lang siya dun eh. Nakatayo lang dun. So medyo out. Oh, magpupush dito yung exe. Hindi na sulit yung dragon form dyan sa may top lane. Nagpa-farm naman dito si In Your Dream. Sa Ancient Crypts ng Exe ha. Sa Ancient Crypts, malapit sa bahay ng Exe yan. Alam niya rin eh, napakaganda din ng warding niya eh. So, papera-pera lang talaga. Top 2 sa ating net worth will come from the Prime. Pero less than 1k yung net worth lead ng Exe. Individual na net worth lamang dito yung the Prime. Wala pang Poison Nova nang kinukuha yung Venomancer. Minax niya muna yung Plague Ward. Abang dito naman sa gitna. Naku po, impale. The chain stun is real mga sir. Pero Shuriken Toss. And now the net pa. Torrent. Ghost ship. Buhay pa si In Your Dream. But the Ravage. But he is still alive. Another stun. And the stolen Ravage by Rubik. Well played, Panda Yo. In Your Dream is still alive. With the double damage rune. Gandang save dito sa side ng The Prime mga kaibigan. What a play. Coming from the Indonesian squad. Torrent. Poison Nova ni Nando, pero mamamatay siya. What? Now that is awesome. Armlet Tage Lords eh. Si In Your Dream. Uma-armlet Tage Lords. Kitang-kita siya dyan ni Kimo. Impale Vendetta combo. Oh, oh, piniping siya. Pero napari, nandyan din. Yan na nga, Impale Vendetta combo and Grimms will take the kill. Mag-isa lang din siya dun, pero TP is coming in out of the mid lane. Ayan yung Venomous Gale on In Your Dream. The Gush, the Slow, Ghost Ship na naman dito. Tatama na naman, pero may Impale galing kay Kimo. Maubuhay ka pa ba In Your Dream? Split Earth, and yun lang. Kahit may Barrow Strike yung Sand King, kitang-kita si Sand King. Oh, this is bad. Hindi niya pa nakuha si Grimms.
na-deny pa ni Venomancer yung tower. So two heroes dead from the side. Two heroes dead from the side of the Prime. ND, the NND. Habang si Kel'Thuzad nagpo-push dito sa may top lane. Pambawi na rin yun ng X eh. Ganda naman yung mga galawan doon ng Rubik. The Stolen Ravage. Yun yung game changer. Sinabi ko na, hindi pa nagsa-start yung laban. Pero Plague Wards doing their thing. 4, 8, 12, 16. Bilis tumawala oh. Pak, 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 pak. Tak, 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 tak. Kimo, nakapag-vendetta. Naghahanap na naman ng target. Kanina, nadali nila yung Rubik. Top lane, Kel'Thuzad. Kitang-kita dito si Van. Van already having that Ravage in 13. Sa may bottom lane. Carl yung inahabol dito ng Bounty Hunter. Barrow Strike, tatama. Plus the Epicenter, pero na-cancel yung channeling. Kimo, well played to well played dito mga kaibigan. Grimms will be taken out, pero nandito na si Panda. Yo, ang liit nung, ang liit oh. Ravage by Van. Ayan pa yung Barrow Strike, pero yung dragon na maliit. Yung Peking Dragon. The baby dragon is real. Barish naman, tatago na lang muna, pero nakatrack up yan si Carla. Track up dyan yung kuya mo. Poison Nova, Nafari, uuwi. Sobrang kate, pero yung torrent tumama mga kaibigan. And now, lift on to Carl. Carl will be taken out. Wala ka ng Ravage, sabi nila dito kay Van. Pwede siyang mag X-Mark, pero wala siya sa range. Off range ng X-Mark. Tatamaan pa siya ng Split Earth. Terminated. Terminated talaga yung Epicenter. Wala silang vision ni eh, kay Kimo eh. Wala nag invest ng dust. Wards oo, ayan. Pero dust hindi. Sayang Epicenter, tinimingan din yun ni Kimo eh. Yeah, I know. Na mag-epicenter ka boy, Shadow Blade yung magiging next item ng DK. And 16 minutes in, 11 to 5. The Prime leading with 2K, I mean 1K net worth. Torrent, hindi tatama kay Nando. X-Mark the spot. Ghost Ship. Goodbye! Tatama, binugan pa ng Stolen Fire Breath dito ni Panda Yo. Abang si Kel'Thuzad naman, binabanatan si Grimms! And Varish, report Gondar KS. Report Gondar KS. Pera din yung Plague Ward dito eh. Pero execution, unti-unti nang napapatayan ng hero ah. Nakatrack up dito yung Tidehunter. May narinig ako na what? Uwi daw muna. X-Mark sarili plus TP uwi. May Ghost Ship na naman in 5. Nafari. May Epicenter. Pwede na rin siya mag-blink epicenter combo dito. So may masasakyan na si... Masasakyan na dito si Kel'Thuzad. Pero nagpo-push na rin siya dito sa may bottom lane. Nangunguna sila ngayon sa net worth. SNY after the armlet. It's been a while na nakita ko ng ganitong build na naman ng Lifestealer. Ha? Kasi mostly nakikita ko Radiance Solar Crest SNY. Eh. Ngayon nag-armlet. Tagi Lords yung dalawang core dito ng The Prime. Magde-def ba sila? Does anyone have a smoke? Wala, walang may smoke. Nag-expire na rin yung Dragon Form ni Carl. Pero nagpiping sila. Sabi na, ingat, care. Care daw dyan sa may bottom lane. Kasi nga, andyan na si Kimo. De, may Rage TP naman to eh. May Rage TP naman. Habang sa may mid lane, in your dream, SNY din yung magiging next item. Ay, Yasha. May yes na Yasha. But I'm not sure if SNY or Halberd. Oopsie. Yan o. Varish Vessel agad. Pero huling-huli siya dito sa net worth. And 2K net worth lead yung lamang dito ng The Prime. Grabe niya yung pang-perform ni Nando.
farm at the same time. Pag umabot, ayan. Stuck eh. Yan no. SNY Parish piniping. Nakita siya doon no, konti lang pero dragon form. Ayan na Panda yo. Yes na dragon form. Pumalapalag ka ba pero naku si Parish nga lang. Hindi inabot, hindi siya inabot ng dust. Pero kitang-kita siya diyan. Ayan na inabot na nga. Impale is real. Parish will fall. Now susunod lalaban sila dito, may ravage yung Tidehunter ha. Pag may nabigyan siya ng ravage dito. At saka siguro at least tatlo sa side ng the prime. Gandang combo na naman ulit yun at basag yung tower dito ng Exe. I mean tower dito ng The Prime. So yung plan ng The Prime kasi, late game yung strength ng The Prime eh. Umaabot ng more than 40 minutes yung games nila. Kaya yung lineup dito ng Exe, mostly pushing type. Pero naku po, epicenter, napagad ang ravage dito mga kaibigan. Tatamahan nga dito ng Ghost Ship si Van. Van na walang malay. Ngat-ngat, very good by Kel'Thuzad. And Kel'Thuzad will kill Van. Karl naman yung susunod dito. Diyos ko po, Shuriken Toss, Barrow Strike. Balik, bumalik siya sa pagka-DK. Tapos, patay pa rin yung kuya mo dun. Dalawang heroes, Torrent, hindi tatama dito kay Kimo. Pero hahabulin pa rin siya mga sir. X-Mark. Ayan na yung X-Mark. Antay-aantayin lang. Pop yung Spike Carapace, Impale. Wala siyang Envy. Nakakuha pa. Nakakuha pa yung Impale. Well played para sa side ng The Prime. 3K net worth lead now at 20 minutes in. Doon yung pantapat nila. Kung pushing kayo, teamfight naman kami. Kasi gustong tapusin ng Exe ng early eh, yung game eh. Kapag napabayaan sila, tuloy-tuloy lang sa pagpupush until such time na too late na. Di na ma-handle nung The Prime yung pressure sa lanes. Kel'Thuzad magpupush dito sa may bottom lane. Kitang-kita sana siya ni Karl pero nagping na sila eh. Kaya out na muna si Karl. Wait. Kitang-kita yung Serp Sentry. Now dito sa may top lane. Nando! Patay! Double kill pa dito ng Gondar! What? Double kill ng Gondar makasir. Si Nando at si Grimms. Hindi magandang pangitain to pero alam niya. Alam niyang kung ka walang buhay. Ayan o. Pak! Wapak! Wapak! Uy! Hindi nag-miss pa. Pero yun lang. Na-mana burn niya. Impale na stolen. Hindi tatama. Kitang-kita niya dyan si Kimo. Pop-up yung Spike Carapace. Impale na naman ulit. Sakit to na. Track up, lift. Sige nga, support versus support tayo mga sir. Ayan na, Kimo Fade Bolt. Mamamatay, ganti ng api lang muna. Pero napakasakit nun ha. Napatayan sila ng Kungka. Ayan naman si Kel'Thuzad. Di naman magpapapigil sa may bottom lane. Desolator agad after nung SNY. Yung Kungka kaya. It's Sanji. Oopsie, takbo na daw muna. Yo. Kitang-kita siya dyan ni Van. Rage. Oops. Si Carl din na dyan sa may gilid. Pero si Nando sa may top lane. Again, Nando na walang malay. Anong ginagamit lang pang patay kay Nando? Barrow Strike? Napaka-squishy ni Nando, mga sir, ha? Barrow Strike. Walang epicenter. Parish. May sakay and the infest bomb. Lusaw si Grimms dito mga sir. At biglang out na agad nila. Uwi na. Halberd na ngayon yung Kungka. Fight recap. Ayun. Ayun. Anong ginamit nila kay Nando? What? Ayun yung ginamit nila kay Nando. Barrow Strike. Sandstorm. Shuriken Toss. And then Vessel. Pero eto na yung Ghost Ship sa Tidehunter. Barrow Strike. Makakapag-ravage ka ba boy? I-ravage mo na yan. Pero ngat-ngat, very good na naman dito kay Kel'Thuzad. Hindi niya binato yung ravage. He knows na walang follow-up pag i-ravage na pa yan.
23 minutes, 6K net worth lead for the Prime. Sakit ulit ko. Oh, Desolator pa para dito kay Kael Tuzard. Babalik lang dyan. Heal na agad, di ba? Healed up na. Basic na basic. Parang papel ni Nando. Sun King, may epicenter pa to at blink dag, blink epicenter pa to. Pero coming from the backline, nandito si Kimo. Naku po, si Nando na naman! And wala pa epicenter yan mga sir ha. Infest bomb lang yun. Barrow strike. Double damage rune. Kukunin dito ni Kael Tuzard at ngayon, kukuha na sila ng Aegis of the Immortal. Ang tanong, alam ba ng Exe? Nando already, 077. BKB na kay Carl. Grabe. Kumbaga, para dito sa side ng The Prime, walang rockstar na name eh. Walang sobrang sikat na name. Siguro, si... Eto, si Kael Tuzard at si In Your Dream. Pero yung sinabi natin na parang sabihin natin ng kalibre ni Carl, di ba? Mamaw, kalibre ni Nando, mamaw. Ganun. Pero ito kasi parang hindi sila flashy. Alam na nila kung anong gagawin. They just know what to do. Ganun lang kasimple. In Your Dream na naman, dito sa may jungle area, Daedalus. Pero naku, nahuli yung Rubik. And Rubik is dead. So 23-8 at 9K net worth lead para sa The Prime, 25 minutes in. Nasa kanila yung Aegis advantage ngayon, nasa side ng The Prime. Magpupush dito yung Exe, Dragon Form dito ni Carl, kinumit na sa may mid lane. Ang kailangan nilang ingatan, I mean iwasan, yung mga sorpresang dala dito ng The Prime. Epicenter, Infest Bomb, and then Ghost Ship. Oops, naku, nahuli si Barish. Hindi na daw, hindi na. Hindi na, hindi na. Tapos sinapari, may epicenter. Bibigay na lang yata nila to eh. Ayan na, multiple TP, X-Mark, Barrow Strike, Torrent up! Tatamaan ba ng Ghost Ship dito si Van mga sir? Pero ayaw niyang mag-ravage! Ayaw niyang mag-ravage! Godlike na agad si Keltuzar dito, kakancel pa ni Uy! Na X-Mark! Next mark si Kimo. Torrent is real. Kitang-kita siya dyan, boy. Wala na siyang takas. And three heroes dead sa side ng Execration. Ayaw mong mag-ravage. Bakit ayaw mong mag-ravage? Ayan pa, may sakay pa dito. Vendetta. Vendetta ni Panda, yo. Vendetta, kumbuhan siya ng Vendetta dito mga sir. Ayan na naman oh. Pero wala silang vision. Eto na! Patay na naman si Nando! Patay na naman ba? And yes, he will fall! Nakapag-rage agad dito si Kael Tuzard. Target nila si Carl na nakapag-BKB. The stun onto the Rubik. Pero 4 stop out. Pinuga na lang siya nakapoy dito sa mukha. And now he will live. TP out na lang muna si Carl. Abot ba? Hindi na. Napagandang... Split Earth pa doon by Grimms. Pero si Van, again, wala na naman. Ayaw na naman. Iba to yung Ravage. At pwede silang kumuha dito ng objective. Well, Nando is away. The Prime will play. Ayan na, oops. Invest. Vendetta. Uy, tinamaan pa siya dito. Torrent X-Mark. Ghost Ship onto Nan. Kimo. Kimo, mamamatay. Ngat-ngat, very good pa naman dito. Kay Kael Tuzard. Grabe naman to si Kael Tuzard, mga sir. Galit na galit eh. Ah, ganim scepter pa para kay Sun King. Balitaan nyo nga ako sa nangyayari dun sa TNC at saka Clutch Gamers. Kamusta na ba yun? Wala na akong balita eh. Guys, balitaan nyo ko. Meron akong balita. TNC versus Clutch. To Kael Tuzard, nakita nung ward, nagpiping. Ghost Ship na naman, si Nando na naman, yun na bigyan, yun lang,
Pero yung stun kay Kuka tatama, eto. Kakainin niya, oh, kakainin yung Pulse Nova. Pero napagan ng Ravage dito coming from Van. Grimms pa nila Pulse Nova. Naku po, delikado yung lagay dito nung Kuka. In your dream will be taken out, mga sir. Pero yung Barrow Strike nung Sun King. And now the Stolen. Stolen stun tayo dito. Mamamatay si Nafari. And Execration will take two heroes from the side of the Prime. The chase down. Carl, ngat-ngat, very good. And Carl will fall. Tatlo na yung namatay dito sa XL. Lalaban pa ba sila? Kimmo, dropping low. Spike Carapace na still dito. And now, gandang Barrow Strike para mapigilan si Kel'Thuzad. Pero hinabol pa rin siya nung Rubik. Aegis of the Immortal will pop. Kimmo is out. Three heroes dead sa side ng Execration. Teka lang. 77. TNC sa kabila eh. TNC. Wala ako, lugi ako eh. Pero kanina umabot ako ng mga yung Geek Fam at yung The Prime. Umabot ako ng 200 something eh. 200. Wombo. Kel'Thuzad na naman dito mga sir ha. Lagi na lang laliligtas. Kahit ni Ravage na sa mukha, buhay pa rin. Pero si Nando, 099. Godlike na sa deaths yung kuya mo. Assault Kiras dun kay Kel'Thuzad. Bounty Hunter naman, siya pa yung may pipe dito. Yaman ng Bounty Hunter oh. So Kimmo kakabuhay lang. And buhay na rin si Carl dito mga sir. Nafari may Aghanim Scepter na. Bakas ng damage nun eh. Kel'Thuzad binugan dito ng apoy ni Carl. Pero kitang kita siya dyan ni Kimmo. May Impale Vendetta combo. Ano kayang gagawin niya? Ayan na, tatama. Walang dra- Ayan na, Dragon Form. Venomous Gale. Wala, ayun nilang i-go. Natatakot din siguro sila kasi akalain nilang bait lang yun. In terms of net worth, napakalaki ng lamang dito ng The Prime. At 15k plus 32 kills. Sama-sama Junsu yung Exe. Nagping yung Radiant. Alam nilang nandyan. Sayang, kung may sakay lang tong Bounty Hunter, gugulatin din nila to eh. Ronaldo, kitang-kita. Piniping nila. Tinamaan pa ng Infest Bomb Bombo. And Nando, again. Diyos ko po. Lusaw si Nando lagi. In your dream, ta. Sinong pinabalik? Si Van. Pero yun lang, gandang four stop out. Pero lusaw si Van dito eh. Wala rin siyang mana po Ravage. Pinabalik pa ng X-Mark. And Van, mamamatay na naman ulit. Godlike streak for Kel'Thuzad. Lalag yung Dota mga sir. Pero tuloy-tuloy pa rin sila dito ha, sa may high ground. Sa mid lane. Magbabayback ba? Babayback pa si Nando? Fortification si Papap dito sa side ng Exe. Habang si Grimms naman nagpupush mag-isa. Kinakat yung creep wave sa gitna. And Kimmo! Sobrang bilis nilang mag-burst. And then basic na basic lang to. Kung may uuwi, X-mark lang in your dream eh. Para balik agad. Di na kailangan maglakad. Si Carl, nakommit mo yung kanyang dragon form mga sir. Pero it's too late. Basag na yung mid lane. Roshan, malalaman natin yan mamaya. Pero galing nung The Prime mga sir ha. Na-upset nila yung Geek Fam 2-0. And then matatalo pa nila yung X eh. Shrine up muna. Daedalus now on to In Your Dream. And BKB yung magiging next item. So sama-sama Jutsu na muna dito yung Exe. Pero may pinakamataas na net worth sa kanila, si Carl. Ayan na naman si Barret oh. Oopsie. Ay naku, makukuha niya yung double damage. Nakuha niya yung double damage rune. X-mark the spot. Torrent, Ghost Ship. Pero yun lang, napagad ang 4 stop out. TP agad si Nando. Na-track up pa si Kimmo dun. Pero yung Roshan, 10 segundo. Ayan o, bilis lang oh. Another set of Aegis na naman. Shoutout nga pala dyan kay Boss Strike. Napadaan sila Boss Strike dito. Varish na naman.
Pero ito, tinitingnan ko dito yung uy, na-break yung smoke. Alam nilang may tao dyan. Alam nilang may tao dyan. Na-break yung smoke. Kitang-kita. Report, report. Surveillance camera. Oopsie. Naku po. Napa-plant sila ng ward pero wala na dyan yung bounty hunter. And now, kukuha ba sila ng Aegis? Sa layo, masyadong malayo si In Your Dream, ha? Pero kaya niyang lakarin yan papunta sa... papunta dito, sa Rosh Pit. Yan na, yan na. The Envy, mga sir. May sakay! The lift! Lusaw si Kimo! Lalaban sila! Ngat-ngat, very good on to ban. Pero may rabi dyan, di sila pwedeng lumapit lahat. Carl naman, nandito sa may gilid. He was tracked up. Nahuli pa siya dito ng Just of Appearance. Torrent, pero nakapag-BKB agad dito si Carl. Dragon Form, nakuha pa dito ng Rubik. Okay, aantayin nila, pero ginatkat na naman si Van. Nasaan yung Ravage mo? Ravage mo, kuya! Walang Ravage! Hindi niya na naman na bato! Nice daw sabi ni Barish. Kukuha na ng Aegis and Cheese dito yung The Prime. Naku po. Sun King, Shiva's Guard yung magiging next item. Si Nando, 10-0-10-9 mga sir ha. 0-10-9. Habang pumupush na dito, sila kumukuha na ng objective ng Roshan. Nakuha na. Oop, isa pa. Isa pa. Aegis and Cheese. Nullifier pa yung magiging next item dito nung Lifestealer. Plus, 3,500 gold. Sobrang bilis lang yan. If you ask me. Dust, I mean, smoke ulit. Magsusmoke pa kayo ulit. Pero yun lang, napari. Nabigyan dito. Ilan yung nag-rotate? That's 5 execration heroes nag-rotate sa may bottom lane just to kill the offlane. Offlane dito ng The Prime. BKB na. May galit. Nag-BKB na mga sir. Kahit may mga BKB dito yung Exe ha. Lagi sila nabibigyan ng The Prime. So TNC nanalo against Clutch. Na 1-0 na nila yung Clutch mga sir. So yung Clutch yung last sa pinakamabigat nilang kalaban eh. So alam niyang na dyan si Carl. Tracked up dito si Kimo. Naagaw pa yung Vendetta. Now they know. Pwede nilang gulatin. That's a level 23. Talent, level 23 na kung ka-talent rin niya. Tidebringer Cleave or Ghost Ship Fleet. Yung tatlong Ghost Ship. Nalip dito si Nando! Takbo ka na muna, boy. Lugi ka dyan. Pero si Varish na naman eh. X-mark the spot kay Carl. Binibait nila yung BKB. Binibait nila yung BKB. I-pop mo na yung BKB, boy. Pero sobrang tanky rin ni Carl eh. Mahirap din siyang i-burst down. Although pag wala na siyang dragon form, he's vulnerable. Yun, congrats TNC. Si Alola Mangkay Nick sa bida-bida. Si Alola Mangkay Nick sa bida-bida. BKB pla. May BKB na dito. Si Kungka. X-mark. Inabol. Pero yun lang. Uwi. Pinabalik niya rin yung sarili niya. Nang inis lang din eh. Binibait talaga nila yung BKB. They have to beat the BKB. Torrent. Tatama dun sa dalawa. Pero magpapap yung Spike Carapace. In Your Dream. Hindi tatamaan ng impale dito. Again with the X-mark. The spot. Torrent combo. Naku, kill to Zard. Ngat-ngat, very good ba kay Carl? The open wounds. Ayan na yung open wounds, makasir. Torrent ibibigay, pero nakapag-BKB agad dito yung DK. Dragon form kinumit na rin. Napaganda pa dito para sa side ng Exe, mga save nila. Pero Lifestealer, magpapop ba yung Aegis of the Immortal? Hindi! Hindi, yun lang. Napatay siya dun. Plus yung Sun King susunod.
This is bad. Pero wait lang. Walang na pala. Walang napatay dun, ha. Lift kay Carl. Wala siyang BKB. Pero walang Sand King. Epicenter yung pinaka-importante dito, eh. Para gulatin yung execration. Now, Varish again. May Gem of True Sight yung next assassin. Kailangan nila mag-ingat dyan. Pero kitang-kita niya dito. Piniping niya yung Tide Hunter. Ayan, no? Orchid Malevolence kay Carl. Uy, nakita nila yung Rubik. Blink out. Basic. Pero andito na. Nagtipi. Lifestealer. Kungka. Naku, nakita pa nila dito si Kimo. Yun lang, mga sir. Grimms will fall. Kel'Thuzad. Ilang hits yun? Pero patay na yata dito si Kimo. Nadrop pa yung Gem of True Sight. So, two heroes dead. Execration will lose their support duo. Barangay Captain, mga sir. Barangay Kagawad muna. Started from the bottom tayo.